Good morning, Pilipinas, sa mga ginagawang orasan ng telebisyon. Ang ating pong Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas alas 5 ng umaga. Ito naman po ang sapat na dami ng ulan, magandang balita sa lagas sa ating mga kababayang magsasaka. Pero ngayon mayroon tayong binabantay ang low pressure area, ano kaya ang epekto niyan dito sa mga lupang taniman sa ating bansa? Narito po ang nilalaman ng Farm Weather Forecast ng Pag-asa. Unahin po natin para po sa mga sumusunod na lugar, kabilang po dyan itong Camarines, gayon din itong probinsya ng Quezon, Bicol Region, Samar Province, ang mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera, makakaranas po kayo nitong maulap na kalangitan na may chance na mga pag-ulan dahil po dyan, yung inaasahan nating lowland temperature bahagya ding mas mababa sa pagitan ng 23 hanggang 31 degrees Celsius. Yung temperatura naman para doon sa mga mas matataas na lugar, pagitan ng 15 hanggang sa 22 degrees Celsius. Para naman dito sa natitirang bahagi nitong ating bansa, itong Metro Manila at itong nalalabing bahagi ng Pilipinas makakaranas nitong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Dahil dyan yung upland temperature o yung temperatura sa matataas na lugar, pagitan ng 19 hanggang sa 31 degrees Celsius. At ito po, usapang agrikultura pa rin tayo dahil sa malawak na kalupaan at katamtamang temperatura, isa ang Pilipinas sa mga bansang pinakamayaman sa tropical fruits gaya ng pinyao. Pero kung anong dami ng mata nitong nasabing prutas, siya rin palang dami ng pakinabang maging ng mga dahon nito. Sa anunsyo ni Agriculture Secretary Manny Piñol, isang scientist at designer mula sa Spain ang nakapag-develop ng teknolohiya na kayang lumikha ng pinyatex, isang uri ng pineapple leaves fiber na pwedeng ipampalit sa animal leather. Dati naman ang ginagamit sa paggawa ng bag, sapatos at mga damit ang dahon ng pinya, pero sa tulong ng nasabing designer na si Dr. Carmen Hiosa, mapapataas pa ang kalidad at halaga ng mga fiber na kung dati ay sa halagang piso lamang kada kilo na bibili, ay maaring umabot sa 300 piso ang bawat kilo. Masayang ibinahagi ni Piñol ang balita, lalo't marami ang lokal ng mga bahagi nitong Bicol Region at Cotabato ang nakadepende sa pamumuhay. Yan po ay sa industriya ng pinya. Umaabot sa 44,000 hektarya nitong mga lawak ng taniman dito po yan sa ating bansa. Ito po nga ang paborito mong prutas, tiyak na marami talaga ang magagawa. O diba, nakabibilib talaga kung ginutom ka at nais mamili ng pinya sa palengke mamaya. Narito po ang nilalaman ng forecast ng Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon kung ang destinasyon ninyo ay sa Commonwealth Market, magdoble ingat lamang dahil madulas ang kalsada. Kakambal po nito mga pag-ulan ang temperaturang nasa pagitan ng 24 hanggang 30 degrees Celsius. Sa gawing norte naman, partikular na sa Tagaygaraw, gayon din sa Lawag, mas maulang weather condition ang inaasahan. Kaakibat na temperatura niyan pagitan ng 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. Check naman natin sa bahagi nitong Visayas, magiging maulan din sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu. Kaya naman yung temperatura bahagya ding mababa, yan po ay posibleng lowest sa 24 degrees Celsius, maximum 32 degrees Celsius. Check naman natin sa bahagi nitong Mindanao, inaasahang magpapakita si Haring Araw. Dahil dyan, yung temperatura partikular na sa Metro Davao ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Walang maglilipat ng channel, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.